ang pag-uusapan natin today, kung nakita nyo naman sa thumbnail ko, is kung paano ako pumati. Disclaimer lang guys, na hindi ko ginawa tong video na to para mag-discriminate ng ating mga morenas out there. Kaya ako rin ginawa tong vlog na to dahil ang dami nagtatanong kung talaga bang maputi ako, kung ano bang ginagamit ko, kung nagugluta ba ako. Ang mga nagtatanong niyan usually is yung mga bagong taong nakakakilala sa akin. Pero yung mga friends ko na sobrang tagal na matagal na akong kilala, syempre tinatanong din nila kung anong ginagamit ko, kung paano ako pumuti. So, ito na nga, isishare ko na sa inyo kung ano yung mga products na nag-work for me and hopefully mag-work din sa inyo. Elementary to first year high school, actually wala akong kaalam-alam sa skincare. Parang kung ano na lang yung madampot kong sabon sa banyo namin, yun ang gagamitin ko. And ang naaalala ko, ang lagi naming sabon is Safeguard or merong Dove si Mama. Pero pag mga sunblock talaga, wala akong kaalam-alam. Parang ginagamit lang namin yan kapag may family outing kami, nabababad kami sa araw dahil maghapong kaming nasa dagat na mga pinsan ko naglalaro para hindi mahapdi yung balat namin. Yun ang alam kong nagagawa ng sunblock noon. Yung mga second year high school ako, doon ako nagkaroon ng idea paunti-unti sa mga skincare. Pero sa facial wash pa lang ako nagsimula. Yung unang facial wash na ginamit ko is yung Pond's Perfect Care. Pero pagdating sa sabon, sa katawan, kahit ano na lang din pa rin. Pero nung mga third year, yan na yung parang medyo nakakonscious na ako dahil yung mga panahon na yun, dun talaga ako tinubuan ng tigyawat. Ang ginamit ko nun is Clean and Clear. Parang meron siyang facial wash, meron siyang toner, tapos meron siyang moisturizer. So ginamit ko yun for a while na parang lalong lumala yung acne ko. Kailangan hindi ka naaarawan kasi lalong lalala, tapos iitim. So yun ang nangyari sa akin, umitim yung face ko talaga. Mas maitim yung face ko kaysa sa katawan ko. Actually, late ko na nalaman na pag gumagamit ka pala ng mga beauty products is kailangan mo mag-sunblock. Dahil yung mga ibang beauty products is meron siyang parang ingredients na nakakanipis ng face at nagiging sensitive yung face mo. So kailangan mo talaga yung sunblock. And nung mga fourth year high school na ako, ginamit ko is yung Neutrogena Deep Clean. Tapos bumili na rin ako ng sunblock. Ayun, tinuloy-tuloy ko lang siya at thank God na umayos yung face ko. Pero hindi pa rin siya ganun ka-okay since parang meron ako mga pimple marks noon galing sa mga malalaking tigyawat na summer bago ako mag-college. So nag-beach kami ng mga friends ko. After nun is tinubuan na naman ako ng tigyawat. So parang tas hindi na gumagana yung mga products na ginamit ko noong mga panahon na yun. So, yung Neutrogena, hindi na siya gumagana, hindi ko alam kung bakit. So buti na lang yung tita ko parang sinabi niya sa akin na meron akong kilalang facial center na sobrang kilala. Narecommend din siya ng tita ko tsaka ng mommy ko. Ang pangalan ng facial center is yung Loose Facial Center. So hindi ko alam kung familiar kayo dun sa facial center na yun. When gumamit ako ng products nila, naging okay naman yung face ko. Tapos itong mga panahon din na to, ang ginagamit ko naman sa katawan ko is RDL Bleaching Soap. So parang, ayun, malaking tulong din yung soap na yun para maging maputi ako. Pero hindi pa ganito kaputi. Parang nag-lighten lang yung skin tone. Nag-lighten siya ng konti. So, pinagpatuloy ko lang yung nag-college ako, doon ako mas nag-explore ng mga beauty product. Ang mga products na tirinay ko nun is yung Bello. Na meron silang pink and then merong blue. Pero mas nagustuhan ko yung pink dahil meron siyang mga granules. Parang meron siyang scrub na kasama. So, parang mas okay sa akin yun. And ginamit ko din yung sunblock nila na color pink din na SPF 30. So, ito na rin yung mga panahon na gusto ko na rin talagang magpaputi. So, gumamit ako ng, lagi ako naka-sunblock, lagi ako naka-jacket pag lumalabas kahit sobrang init. Kahit pawis ka na, huwag ka lang talagang mangiti. Ito na rin na discover yung pag-take ng mga gluta. Actually, hindi gluta yung tinake ko eh. Parang placenta lang siya, yung Mossbio na yun.
So, yung parang yung product na yung kiniklaim na nakakaputi siya talaga. So, totoo naman. Nagwa-moss view ako and then at the same time, nagtitake ako ng ascorbic acid, yung Rhea. Rhea ascorbic acid na 1,000 milligrams actually yung tinitake ko kasabay nung moss view. And dito ko na rin na-discover si Koji-san. So, gustong-gusto ko yung product na yan. Yan pa rin yung ginagamit kong sabon until now. Ginagamit ko siya sa face ko, ginagamit ko din siya sa katawan ko. Parang okay kasi siya sa akin. Parang nag-work talaga siya sa akin dahil hindi ako nagka-breakouts, hindi ako nagka-rashes. Walang reaction sa skin ko yung sabon. And dito na rin ako gumamit ng sunblock sa face. Ang ginamit ko is yung L'Oreal UV Perfect. So, kasi nag-face out na siya noong 2020. So, nagpalit na rin ako ng sunblock. So, first na gluta drip ko is ginawa sa akin ng friend ko na nag-work siya sa isang hospital. So, ginagluta drip niya ako siguro twice a month. Or depende na lang kung libre siya or libre ako. Eh, pero kasi parang medyo nag-stop din ako dun kasi medyo malayo kasi sa Makati pa siya. Meron ako na-discover na gluta shop, Candy Beauty Lounge and Wellness. So, dun ako nagpapagluta. Last gluta ko yata sa kanila is March bago mag-pandemic. Bagong iniinom yung potency na vitamin C with collagen. So, yun lang, okay siya sa akin na feeling ko naman hindi pa naman nagbabago yung skin tone ko. And sana mga moms, nakatulong yung mga products na sinabi ko sa video na to. And para sa akin lang is kung may product na talaga na nag-work sa inyo, napansin nyo na pumuti kayo, hindi kayo nagkatigyawat, and mas kuminis kayo, mag-stick na kayo sa product na yun. Parang yung iba kasi parang pag may mga bagong products na lumalabas, gusto nila itry ng itry. Pero kasi minsan hindi rin siya naging effective. Parang ako ganun din ako minsan. Parang kung may makita akong mga bagong products online, kunyari parang may nakita akong bagong BB cream. So itatry ko siya. Tapos the next day, hindi ko na siya magagamit kasi nangatay na yung mukha ko, tinubuan na ako ng tigawat. So parang kung saan ka talaga hiyang, dun ka na lang talaga mag-focus. Dun, yun na lang ang bilin mo talaga. Para sa akin naman, secondary lang yung pagkakaroon ng makinis na at maputi na balat. Parang, ang importante talaga is kung ano ka bilang tao. Kung paano ka makitungo sa ibang tao. Kung mabait ka. Parang kasi meron kasi mga iba na parang kuminis lang, gumanda lang. Parang naging maldita na. Parang hindi yata maganda yun. Parang hindi naman yata yun yung goal natin na kaya natin gusto kuminis is para maging mapagmataas na tayo sa ibang tao. So, kung natuwa kayo sa video na to, so don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga new videos ko. So, till next time, mga moms! Bye!